hindi nga natutulog, no? Hindi nga natutulog kasi busy palagi doon sa kakalaro kasama yung mga pamangkin niya, yung si Josh tsaka si si Jimby, no? Yung mga anak ni Chris Aquino. Doon siya palagi kasama, nagkakarera sa video games. Eh, yung sabi, si Pinoy, hindi natutulog yan. Oo nga, kasi nakaka-addict yung video game. Hindi natutulog, nakakalimutan niya na may meron siyang katungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya nagka-leche-leche. Ipinapakita ni Tatay Digong. Kaya pag sinasabi nyo, eh, dami yan ang napapatay, no? Maraming mga pusher ang napapatay sa Iloilo. Dalawang drug lord, no? Ang napatay, no? Kaya kahit na sabihin nyo pa na si Duterte ang nasa likod doon, eh nako, wala sa taong bayan yan. Ay sa Iloilo po, marami pong nagpapasalamat sa totoo lang, no? At isa lang ako noon dahil noon nung buhay pa po yung mga drug lord, mga kaibigan niya ni Senator Rilon, no? Siya yung protector ng mga drug lords na yun. Nung buhay pa yon at hindi pa nanalo si Tatay Digong bilang Pangulo ng Pilipinas, naku po, talagang maingat ako araw-araw, no? Kapag nagde-drive ako sa nagsasakyan ko, yung lumilingon-lingon ako bawat na ilang minuto para po tignan sa likod ko. Baka may sumusunod na po na riding in tandem. Nako, dahil may presyo po yung ulo ko doon. Pati na si Dilon ngayon, nag-chorus na, sabi niya. The opposition must go beyond an anti-Duterte platform. The opposition must present a platform that says that we can do better. Aba, mas magaling daw, no? Kaya doon lang pagandahin pa kung ano daw nagagawa ni Pangulong Duterte. We can do better in the pandemic response because these were the errors committed and these are what we are going to do, no? We are faced with a difficult problem. Our economy is in shambles. Sirang-sira daw ang ekonomiya natin. And this is how we intend to revive the economy. Yun ang kanyang payo sa mga kasamahan niya sa oposisyon, no? Kaya ang sagot ko kay Senator Drilon dyan, no? Ano ba yung platform ninyo? Hanggang ngayon, hanggang doon lang kayo sa sinasabi ninyo na we can do better. Mas makakagawa kami ng mabuti kaysa kay Duterte. At ipinipilit pa rin ninyo hanggang ngayon na hindi maganda ang takbo ng pamamahala ni Tatay Digong. When, sa paningin po ng siguro 90% ng taong bayan, napakaganda, no? Hindi pa dati nararanasan ang ganitong pag-unlad ng ating bansa, lalo na po sa infrastruktura. Yung mga bagong skyway, yung mga bagong highway, mga bagong tulay, ha? Yung bilis po ng pagpatupad ng mga proyektong ito ay hindi pa po natin na nararanasan, hindi pa po natin nakikita sa mahabang panahon na dito sa Pilipinas. Yung build program ni Tatay Digong ay matagumpay, no? Kahit na maraming ba't ito si Drilon, binatikos niya dati ang build program ni Tatay Digong. Sabi niya, wala, ang hina, no? Ang bagal ng takbo ng ating mga infrastruktura. Ngayon, nagulat siya, no? Kasi siya siguro, nagugulat siya na tawag dito, na bigla na naglabasan na lang, bigla na nabuksan na lang. Katulad yung noong June 12, binuksan niya yung tulay dyan na nagkukonek, no? Bonifacio Global City sa Ortigas, at
hindi nga nahati, kundi siguro mga 20% na lang ng dating travel time. Napakabilis na po ngayon magbiyahe. At sabi nga ni DPWA Secretary Mark Villar, eh pagkatapos po, pag panahon na po na mabuboba si Tatay Digong sa kanyang katungkulan, ay lahat po na lugar dito sa Metro Manila ay kaya nating marating sa loob lang ng 20 hanggang 30 minuto na lamang, no? Dahil po ay matatapos na po yung mga skyway na umiikot-ikot po sa ating Metro Manila or National Capital Region. Nako, eh noong panahon nila, noong panahon ni Abnoy, eh mga projects na uumpisahan pero wala. Hindi natatapos, no? Kapag may problema, eh ano paano may problema? Itong Skyway, may mga right-of-way problems dati. Eh hindi kaya ni Abnoy na maghanap ng lunas dito, no? Eh pero kay Tatay Digong, sabi na natutulog lang yan si President Duterte palagi, no? Tulog yan, patulog-tulog yan. O tignan natin ngayon, no? Kahit na sinasabi nyo patulog-tulog lang, no, pero hindi naman totoo yun, no, dahil si Tatay Digong ay yung kanyang ugali po, gabi po, night owl yung tawag diyan, no, mas na nakaugalian niya na maging yung trabaho niya ay nag-uumpisa sa maghapon na, no, mga alas 5 siguro ng hapon hanggang madaling araw, eh doon po siya komportable, doon na po siya yan na po ang nakasanayan niya at epektibo, dahil sa ganung mga oras po ay wala po masyadong nangyayari, kaya talagang nakaka-focus din si Tatay Digong. Syempre natutulog din yon sa kapag-araw, no, eh parang ayaw nilang ganun, eh, no, gusto nila pareho sa style nila. Eh, nung si Abnoy, naku, hindi nga natutulog, no? Hindi nga natutulog kasi busy palagi dun sa kakalaro kasama yung mga pamangkin niya, yung si Josh tsaka si Jimby, no? Yung mga anak ni Chris Aquino. Doon siya palagi kasama, nagkakarera sa video games. Eh, yung sabi, eh, si Pinoy, hindi natutulog yan. Oo nga, kasi nakaka-addict yung video game. Hindi natutulog, nakakalimutan niya na may meron siyang katungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya nagka-leche-leche. Okay, so Drilon, sabi mo, ano ang platform ninyo, no? Eh, sabi mo, kailangan natin magpakita ng platform of government na kaya natin na isubrahan pa. No? We can do better. Eh, ano nga? Dahil yung nakaraan, 6 taon nang binigay sa mga dilawan upang magpakita ng inyong kagalingan. At sa halip po na may magandang mga nangyari sa panahon ng mga dilawan, ay nako, disaster po.